Sa ibang balita, bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang umaga. Pasado alas 6 nang umulan ng malakas sa Mayuen Avenue, Taft at Rojas Boulevard. Dahil dito, bahagyang binaha ang ilang kalsada sa may Manila City Hall. Humina rin naman ang ulan matapos ng ilang minuto kaya hindi na lumala pa ang pagbaha. Tibling maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras ang low pressure area na binabantayan ng PAGASA. Huli itong namataan sa layong 740 kilometers silangan ng Kasiguran Aurora. Base sa wind map ng Weather Central, posible nitong tumbukin ang extreme northern Luzon. Itinuturing na itong isang tropical depression ng Japan Meteorological Agency. Ayon sa PAGASA, tatawagin itong bagyong Odette. Kung sakali ito na ang ika-15 bagyo ngayong taon at unang bagyo para sa buwan ng Setyembre. Wala pa itong direktang epekto sa bansa. Pero paigtingin naman ito ang hanging habagat na magdadala ng minsang malakas na ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Base sa datos ng Weather Central, magpapatuloy bukas ang makulimlim na papawirin sa gitna at timog Luzon. Magiging bahagyang maulap naman sa hilagang bahagi nito. Dahil pa rin sa hanging habagat, magiging maulap sa buong bansa o buong Visayas lang. Asahan din ang hanggang sa katamtamang lakas ng ulan, lalo na po sa kanlurang bahagi nito. Posible ring maging maulap sa Kalakhang Mindanao pero mahihinang ulan na lang ang inaasahan. Para sa iba pang update, bisitahin ang GMA Weather webpage, Twitter at Facebook page.